So yun, what's up mga kalayali, update ko lang kayo sa aming munting bahay. Bali, ito na pala siya ngayon, after 9 days, ayan. After 9 days pa lang yan, diba? Ang dami nang nagawa. Ayan mga kalayali. Ayun yung magiting namin carpintero. Bali, itong bahay pala namin ay nakasagad siya. Kaso nga, naisipan ko pa rin siyang lagyan ng bintana. Ayan, kung makikita nyo, meron pa rin siya mga bintana na maliliit. Pero sagad na talaga yung lote na yan. Siguro, kung sakaling yung katabi namin bahay ay mag-up and down house din, siguro, pwede naman namin siyang isara at mabilis lang naman isara. Diba? Ilang hollow blocks lang pwede mo nang isara. Kaya so ngayon kasi wala pa kaming mga kapitbahay, kaya naisipan ko muna na palagyan muna siya ng mga bintana. Then nag-decide din kami ng mag-asawa na ako din nag-decide ako base sa pag-research, nag-decide ako na yung mga partition dito sa loob ng bahay ay plywood na lang or yung hardy blocks na uso ngayon. Kasi the more na mas magaan yung loads ng taas, the more na mas safe yung bahay. Ayan, kung mapapansin nyo dito, wala. Kung yun lang, yung CR lang yun. Pinabigyan ko lang siya ng hollow blocks kasi nga pwedeng nababasa. Although, pag nabasa yung hardy blocks, diba, hindi wala naman masyadong effect. Pero kung siyempre kung naliligo ka, ganun na yung basa. Eh, pangat na sa hardy blocks. Kaya, I decide na yun lang yung partition na hollow blocks dito sa taas ng bahay. Ayan na siya. Bali ngayon mga kalayal, share ko lang sa inyo yung sobrang taas ng bakal ngayon. Grabe. Halos dumoble na yung presyo. So, ito pala, yung nung pandemic, yung bakal hindi siya masyadong mataas eh. Kasi nung pandemic, pinagawa kasi namin nung una to, nung pandemic, medyo mababa yung bakal kasi nga, di ba, walang lumalabas na tao at napakamura ng gasolina. O, bali, ang bakal pala, pag tumataas yung gasolina, mas mabilis din siyang tumaas. Kasi ngayon, halos dumoble na yung presyo ng bakal ngayon. Yung dating 10mm na 130 pesos, nasa, 207. 215, ganun, pumapat ako ng 220, ganun na siya. Yung 16mm na bakal na dating 360, ngayon nasa 510, 520, ganun, halos dumudoble na yung presyo. Pero yung semento, nandun pa rin siya sa 200, ganun, halos yung semento hindi siya tumataas. Pero nung pandemic, sobrang mahal din ng semento kasi nung pandemic, diba, hindi nakakapagtrabaho yung tao. Isa din yung dahilan para tumaas yung materials kapag kumukonti yung stock. Yung kumukonti yung stock nila, yung mag-aagawa na ng stock. Doon na medyo tinataasan nila yung presyo. So ngayon naman, yung bakal, hindi naman konti yung stock ng bakal. Sobrang dami na mga stock ng bakal. Ang problema lang ay yung gas. Kasi diba pag yung gas, pag tumaas yung gas, lahat tataas. Kasi ginagamit yung gas for transportation, diba? Eh, mabibigat siguro yung mga bakal. Pero grabe yung sobrang taas. Ito talaga mga kalayat. So, ito na yung bahay namin. Yun yung tips ko. Para pag nagpagawa kayo ng bahay, halimbawa, pag tumataas yung gas, eh, mag-lilo muna kayo. Baka pag bumaba na lang yung gasolina, dun na lang kayo magpagawa, ganun. Ano lang, tips lang. Para mas mura. Dapat tsempohan nyo yung pinakamurang panahon na mura yung mga materials. So yan, buti nga na-experience ko yun para na-share ko sa inyo, diba? At least, alam nyo na pag tumataas yung gas, tumataas yung bakal. Grabe yung sobrang taas ng bakal talaga, as in. Hindi naman kasi mabubuo yung bahay kung walang bakal. Tapos, ngayon summer kasi, diba, pa-summer na. Kaya, yung mga ganito yung buwan na mataas talaga yung mga materials kasi madaming nagpapagawa pag summer kasi hindi umuulan. So yun hanggang ganun lang yung tips ko ngayon sa aming bahay. Ayan,
Ito na siya. Ayan. Bali ngayon mga kalial, ang pinaka ubos na talaga yung budget namin ngayon. Ang gagawin namin ay maano lang sana, mabiga saka yung sa side, mabiga lang, tapos stop na muna. Hindi na kaya talaga ng budget namin. O sa mga gustong tumulong sa aming bahay, magbigay lang kayo ng piso sa akin, Gcash. Nakakaya, joke lang. O kahit piso. Kasi may nakita ako kahit piso lang. Siguro kung magbigay yung isang tigpipiso yung 1 million na tao, di ba? Kayang makabuo ng bahay yon, kaya makabili ng sakyan, kaya makabili ng motor, ganun. Di ba? Ilalagay ko yung Gcash number ko. Kahit piso lang. Nagpapalimos ako ng piso para mapatapos ko yung bahay namin. Piso. Hindi naman mabigat yung sa bulsa ng ano yun, yung piso. Pero pag yung piso madami, 'di ba, ang laki. Kaya sabi nga nila, hindi mabubuo yung 1 million kung walang piso. Let's go. So ayan, hanggang dito na lang tong vlog na to. Thank you for watching. Goodbye.